Glowing up is real. Buhay na patotoo dyan si Joyce Lavifa. Oh, huwag kang masanay sa akin ha. Iiwan din kita. Ganun dapat. Ang kawudi sa mundo ng TikTok. Ipinanganak at lumaki siya sa mahirap na pamilya sa General Santos City. Nung bata pa raw si Joyce, batak na siya sa pagkuha ng mga panggatong na kanilang ibinebenta. Naka-outfit talaga kami ng long sleeve tapos t-shirt nilalagay namin sa mukha namin. So parang hindi lang mainitan. Pero syempre dahil sa sobrang init, nasa tabi ka ng sapa, ano talaga, nagtatan talaga yung skin ko. Kaya medyo maitim ako nung high school ako. Ang sun exposure napaka-damaging sa balat natin. So, sa skin natin, UVA rays is nagkakos ng aging. Tapos UVB rays is nagkakos ng pigmentation. So, talagang iniiwasan natin ang sun because sun exposure does photo damage sa ating skin. Para mas makatulong sa pamilya, lumipad siya papuntang Iloilo. Doon ay nagkaroon siya ng iba't ibang racket. Naging model, wedding coordinator at designer pa. Paglipat ko ng Iloilo, medyo ano pa ako noon, medyo tan pa. Kasi syempre nabababad sa araw. Tapos nag-photography din ako. So may mga weddings, natitake ng photo, video, pilot sa drone, ganyan. Tapos may mga venue na change, may mga beach. Pero nasunog sa initan si Joyce, kaya kailangan niyang magpaputi at magpaganda ng kutis dahil sa kanyang trabaho. Marami siyang sinubukang produkto, mula sa sabon, lotion at iba pa. May nakapagsabi sa kanya na mas effective daw kung oral na pampaputi ang kanyang iinumin. Pero ang problema, nangangasim naman daw ang kanyang sikmura sa tuwing umiinom nito. May mga narinig ako, sabi nila, ito, try mo to, bili ka nito. So pupunta ako sa mall, binibili ko sa ang department store, hinahanap ko siya. So kung ano na lang yung sinusubukan ko. So parang hindi ba siya ganun yung nakikita ko, parang hindi siya, iba siya. So parang ano lang, it's a prank. So at least sinubukan ko, wala naman nawala doon. Hanggang sa napanood niya ang kaibigang vlogger na mayroong pinapakitang mas epektibong pampaputi daw. Sinubukan niya ito at laking gulat na ang bilis nga ng epekto sa kanya. Actually, pati yung partner ko po, pinapatake ko. So, dalawa na kami. So, yung effect nung sa amin is yung tulog namin maganda. Hindi katulad dati. And yung skin talaga, makikita mo yung difference. So sabi ko, yung mga tinitake ko pala before, parang iba pala siya ngayon, di ba? Kaya parang, syempre yung trust mo, yung belief mo. Sabi ko, okay, magme-maintain tayo. May mga oral supplement na hindi kasundo ng tiyan ng iba. Nagre-resulta tuloy kuminsan ng hyperacidity. Pero ang suplementong ito ay safe na safe daw at mabilis ang epekto sa katawan dahil ito ay lozenge form. Ang latest form ng glutathione is through lozenges. So lozenges meaning para siyang kinikendi. So it is absorbed through the buccal mucosa. So faster rate of absorption, faster rate of effectivity. Ang food supplement na ito, maliban sa pagkakaroon ng glutathione na pampaputi, mayroon ding vitamin C, D, E, grapeseed extract at selenomethionine. So bukod sa pampaputi, ang glutathione natin is napakadaming health benefits. So ginagamit natin ito to detoxify the liver and actually immunoboosting siya eh. So when we take glutathione, we boost our immune system and immune activity. And then people experience when they take glutathione, maganda ang tulog nila and fresh and radiant ang skin. Mas nadagdagan ang confidence ni Joyce. Bilang working mom at nasa mundo ng online, kailangan daw mapanatili ang kanyang puhunan, ang beautiful white skin. Meron akong confident, hindi ako nag-worry na feeling ko ang haggard ko, feeling ko, you know, feeling ko ang pangit ko. Tapos, ang maganda dito guys, nababalance yung aking, ano, yung aking hormones, saka yung skin ko, confident ako lumabas, confident ako maki-banding or maki-join sa iba. Kasi nga, yung Thiosil guys, hindi ako nagbibiro, ang ganda ng effect. Kitang-kita talaga ang big changes kay Joyce.
Pero payo niya sa lahat, mahalaga pa rin na mag-research at palaging kumonsulta sa mga doktor bago uminom ng mga food supplement. Dahil bukod sa ganda, dapat ay mas lamang ang may alam at inuuna ang kaligtasan ng kalusugan.